mga barangay sa Ilocos Sur na apektado ng African swine fever na dagdagan pa. Yan ang balitang tinutukan ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV Balitang Amyanan. Kate, sa datos ng Ilocos Sur Provincial Government, umabot na ng higit 1,000,000 piso ang halaga ng mga baboy na na-depopulate mula sa 2 bayan. Hindi pa kasama rito ang mga nakal ngayong Linggo. 12 sa 43 barangay ng Tagudini, Ilocos Sur ang tinamaan na ng African swine fever. Sa datos ng Provincial Veterinary Office, simula noong September 1, 295 na baboy na ang isinailalim sa culling operations mula sa 7 barangay. Inaalam pa ng otoridad ang bilang ng na-depopulate sa 5 iba pang barangay ng Tagudin. Sinigurado yung 500 meter radius, walang maiiwan kahit may nag-negative man doon, talagang ikakal. Tinamaan na rin ng ASF ang ilang alagang baboy sa barangay Baringkukurong sa Suyo, nakatabing bayan ng Tagudin. Higit 200 na ang namatay at kinailangang i-depopulate mula sa higit 40 backyard at semi-commercial hog raisers. Yung raiser na taga-Tagudin, may farm siya sa Baringkukurong Suyo, na posible na ano niya. Kaya yung Baringkukurong na infected na rin siya. 3 babuyan ang napiling i-random test sa barangay Baringkukurong na pawang nagpositibo sa ASF. Kung i-ano natin yung 500 meter radius, talagang makukuha talaga yung buong Baringkukurong. Kahapon, nagpositibo na rin ang ilang alagang baboy sa Sitio Lubong Suyo na tinatayang 5 kilometro ang layo mula sa barangay Baringkukurong. 80 baboy ang na-depopulate ngayong araw sa loob ng 500 kilometer radius. Base sa investigasyon ng Provincial Veterinary Office, may mga sudden death o biglaang pagkamatay ng mga baboy sa barangay na ibinabaon na lamang ng mga residente at hindi na inire-report sa otoridad. Samantala, hinarang ng otoridad ang isang pick-up lulan ang nasa 30 biik na tinangkang ipuslit sa Ilocos Sur sa barangay Salakapu, Sinait. Nang inspeksyonin, nadiskubreng patay na ang 25 biik dahil umano sa stress. Walang maipakitang dokumento ang driver at ang may-ari ng mga biik na isa pa man ding animal technician. Iyon yung masakit sa akin. Animal technician sila, dapat alam nila kung paano ang pag-ayos ng mga to. Sila sana ang katulong natin sa pag-alalay sa mga backyard breeders natin, pero sila pa rin yung pasaway. Ayon sa otoridad, ibinalik agad sa Ilocos Norte kung saan nanggaling ang mga biik. Posibleng maharap sa kaso ang 2 dahil sa paglabag sa Animal Quarantine Ordinance. Kate, tatanggap ng financial assistance ang apektadong hog raisers ayon sa Provincial Veterinary Office. Sa kabilang isyo ng ASF, nananatiling masigla ang kalakalan ng bagnet at longganisa na kilalang produkto mula sa baboy. Patuloy ang surveillance ng otoridad sa ibang lugar dahil sa ASF. Kate? Maraming salamat, Ivy Hernando ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan.